mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang hapon, probinsya na aklan sa mga Kalibog Cable subscribers at mga aklanin sa buong mundo. Ito ang Kalibog Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibog Cable TV Community, Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw June 26, 2023. Mga aktibidad sa iba't ibang bayan sa Aklan para sa kapistahan ni Senior San Juan de Bautista isinagawa. May detalye sa balita si Randy Nacospag. Naging masaya ang selebrasyon ng kapistahan ni Senior San Juan de Bautista sa probinsya ng Aklan nitong June 24, 2023. Ang iba't ibang bayan sa lalawigan ay nagsagawa ng iba't ibang aktibidad para sa mga residente. Tulad ng bayan ng New Washington na nagdiwang ng kanilang kalipay sa Bye Bye Festival 2023. Ito ay pinangunahan ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Jessica Panambo. Nagkaroon sila ng bangkarera at iba't ibang palaro na ginanap sa Barangay Tambak. Ayon kay Mayor Panambo, natutuwa ito na ang kauna-unahang pag-host nito ng naturang aktibidad ay naging matagumpay sapagkat double celebration ang kanilang isinagawa matapos itinanghal na kampyon ang New Washington Supremos sa Governor's Cup 2023 basketball tournament. Nakakataba ng puso no na kami ro nagdaog itrandaya nga season kung si Inyani ay pagkalipas it 15 years ay nabuugid namon yung Mando Kampiyonato. Namon kahapon nga cooking contest no it tagaba kasi said man naton nga Ronny Washington gid may pinakamanami nga tagaba doon nga ging sundan man ron it amon nga may kiaikia yung Zumba dance fitness no ro aqua talaba falosa then randaya ni nga bangka karirahan niya ra nga una na ako nga pag-host man no bilang bagong mayor at Banwang New Washington. Samantala, sa kabisayrang bayan ng Kalibo, ang lokal na pamahalaan ay nagsagawa rin ng iba't ibang aktibidad na ginanap sa Pook GT Port tulad ng boxing tournament na nilahokan ng mga aklanon at may manlalaro rin mula sa Antique. Masaya namang nakilahok ang mga tatay, nanay at mga kabataan sa mga palarong inihanda ng lokal na pamahalaan. Abala naman ang karamihan sa paliligo sa Dalampasigan kasama ang mga barkada at miyembro ng pamilya. Randy Nacospag, Kalibog Cable News. Bagong Kalibo, itinanghal na kampyon sa Governor Cup Volleyball Finals Men's Category. May detalye sa balita si Jelena Sales. Itinanghal na kampyon ang team ng Bagong Kalibo sa Governor's Cup Volleyball Finals Game 2 Men's Category nitong linggo na ginanap sa ABL Sports Complex. Sa pagsisimula ng kompetisyon, nagpakita ng husay pagdating sa block, set at spikes ang dalawang koponan ng Team Kalibo at Team Malay. Ang Governor's Cup Volleyball Finals ay binubuo ng 5 sets na kung saan ang sino mang grupo ang mananalo ng 3 beses ang siyang mananalo. Sa unang set pa lamang ay nanalo ang Team Kalibo at hindi na nag-aksayan ng oras at sinundan pa ito ng set 2 at set 3. Dahilan na ang grupo ang nagkampyon sa Governor's Cup Volleyball Finals Game 2 Men's Category na may final score na 25-23. Matatandaan na nagwagi ang Team Kalibo sa Game 1 laban sa Team Malay nitong nakaraang linggo. Kaugnay nito, laking tuwa naman ng head coach at mga players sa kanilang kampyonado. At yan nga mga K-Citizen, ating nasaksihan ang laban ng Bumba Malay sa pagitan ng Bagong Kalibo. At ngayon, syempre, alam naman natin kung sino ang nanalo kundi ang Bagong Kalibo. At ngayon ay ating ma-interview head coach ng Bagong Kalibo. Ma'am, ano po yung nararamdaman nyo ngayon na kampyon ang Bagong Kalibo muli? Okay, so super happy po ma'am and then super blessed. Although andyan yung pressure kasi unbeatable yung Bagong Kalibo pero thankful pa rin kasi naipalabas ng mga bata yung galing nila as well as yung mga reminders namin na sinabi ko kanina na kailangan less error sa service tsaka consistent tayo sa blocking kung saan pinakita naman nila yung
galing nila doon. Okay, so, thank you po kay Mayor Jury Sucro, Cop Neil Candelario, Doc Val Sucro, SB Matt Guzman, Sir June Halito, sa mga sponsors po, and then sa mga coaches na mga players natin sa Bagong Kalibo, parents po nila, supporters, and then hello po sa family ko, Reales family, Mabilog family, Sevilla Cipriano family, and then get well soon pa. Bagong Kalibo, hep hep! Samantala, itinanghal namang first place ang Team Malay na kung saan masaya rin ang kuponan ng makaabot sa championship. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Zumba saan sa San Juan, naging makulay at masaya. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad para sa selebrasyon ng kapistahan ni Señor San Juan de Bautista ay ang Zumbasaan sa San Juan na ginanap sa Kalibo Pastrana Park nitong June 24, 2023. Ito ay inihandog ng local government unit ng Kalibo sa pamumuno ni Municipal Mayor Jury Sucro. Katuwang din ng LGU Kalibo ang Metro Kalibo Water District at Bureau of Fire Protection, Kalibo Fire Station, sa pangunguna ni Senior Fire Officer 1, Paulo Vicente Neptuno, Substation Commander, sa ilalim ng pangangasiwa ni Senior Inspector Arden Bedonia, Municipal Fire Marshal. Sila ay naghatid ng water shower sa mga partisipante ng naturang Zumba activity. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Zumba Zingel kasama si Miss Laika at Miss Cherry. Masaya namang umindak sa tugtugin ang lahat ng nakilahok sa nasabing kaganapan suot ang kanilang rainbow Zumba attire. Nika Bautista, Kalibo Cable News. 105 streetlights na install sa provincial road sa bayan ng New Washington. Kabuo ang 105 streetlights ang matagumpay na na-install sa Naloob, Puis, Halas, Matapaw, Candelaria, Hugas, Kamaligan, Magubahay at Calezo Provincial Road nitong 23 ng Hunyo. Umabot sa 5 million pesos ang inilaang pondo ng gobyerno provincial ng Aklan sa pumuno ni Aklan Governor Jose Enrique Joaima Flores. Malaking tulong ang naturang mga streetlight sa kalsada upang maiwasan ang mga aksidente at masiguro ang kaligtasan ng publiko sa naturang provincial road. Kaugnay nito, nagpasalamat naman si Governor Joaima Flores sa Provincial Engineering Office at sa mga opisyal ng naturang mga barangay at bayan ng New Washington. Eric Brianes, Kalibo Cable News. Barangay Nagustan sa bayan ng Navas nagsagawa ng sea sports bilang bahagi ng selebrasyon ng kapistahan ni Senior San Juan de Bautista. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Bilang selebrasyon ng kapistahan ni Senior San Juan de Bautista, nagsagawa ng sea sports ang mga kawani ng Barangay Nagustan sa bayan ng Navas nitong June 24, 2023. Ang nasabing sea sport ay binubuo ng 10 kategorya. Kinabibilangan ito ng Kasko Pamunitan, Lapris Pamunitan, Lapris Open Race, UP Panapawan, UP Pamunitan at Linggian. Ang naturang mga kategorya ay may papremyong 6,000 pesos para sa first place, 3,000 pesos naman para sa second place at 2,000 pesos para sa third place. Samantala, para sa kategoryang single paddling, bugsayan couple, swimming at best in boat decoration ay mag-uwi ng 4,000 ang first place, 2,000 naman ang second place at 1,000 ang first place. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Looking for a school to enroll in? Good news! Wadeford School is here to offer you the following. Wadeford School Scholarship Program for incoming grade 7, 11, and 12 students. Free tuition fee and free miscellaneous fee.
Wadeford School offers academic track with ABM, STEM, GAS, UMSTRANDS, and Arts and Design track with fully air-conditioned rooms and unique ID system. Wadeford School offers 5% discount for advanced full payment. Siblings discount for 3 or more siblings enrolled in Wadeford School. Wadeford School offers quality education from preschool to senior high school. Enrollment is ongoing. For admission and inquiries, you may contact us on our telephone number 268-6474 or 0951-856-8888. Choose Wadeford School. Hurry and enroll now! Protect yourself with safe mosquito repellents to wear. Protective clothing wherever you go. This heart of us prevention, though we should know. At ang kidibaloon, itusipan ng dumon ang dingge alpabit na to. Tinuan natin ng oksaran, for is atong nga tandaan. Dingge nga masakit aton likawan. And fight the Aedes mosquito. Let's just destroy for prevention. It's time to work this some action. Magkaisa, makisa, ibahagi at palaging mapagmatsya. Ang sakit na dinggi di lumagana. Bahagi at palaging mapagmatsya. Romalay, nagsigawa ng coastal clean-up activity sa barangay Poblacion. Nagsigawa ng coastal clean-up activity ang lokal na pamahalaan ng Malay sa pamamagitan ng Municipal Environment and Natural Resources Office or MENRO Malay nitong 24 ng Hunyo ngayong taon na ginanap sa Barangay Poblacion Malay Aklan. Ito ay bilang bahagi ng selebrasyon ng Philippine Environment Month at World Environment Day 2023. Kasama ng MENRO Malay sa naturang aktividad, ang barangay officials at sangguniang kabataan, ganon din ang street and beach cleaners mula sa LGU Malay at Four Peace Communities. Kabuo ang 16 garbage bags ang kanilang nakolekta sa naturang coastal area kung saan na naglalaman ito ng iba't ibang basura.
Layunin nito na labanan ang waste pollution at panatilihing malinis ang kapaligiran. Samantala, nagpasalamat naman ang Men Romalay sa mga grupo na tumulong at nakibahagi sa naturang aktibidad. Era G. Briones, Calibo Cable News. Groundbreaking ceremony ng bagong RHU sa Bayan ng Calibo isinagawa. May detalye sa balita si Jelen Rosales. Isinagawa ang groundbreaking ceremony sa bagong RHU sa Bayan ng Calibo nito ay 22 ng Hunyo. Ang bagong pasilidad ay tatawaging RHU-1 na nakatakdang itatayo sa Barangay Andagaw na kung saan magbibigay ng libreng serbisyo sa bahagi ng nasabing barangay kasama ang kalapit nitong barangay tulad ng Barangay New Buswang, Estancia at Barangay Puok. Pinangunahan ang programa ni Calibo Mayor Judy Suklo at Vice Mayor Cynthia De La Cruz. Dumalo din sila Honorable Ronald Marte, sangguni ang bayan member, at Dr. Jocelyn Garcia, officer in charge ng MHU Calibo. Kabilang sa mga serbisyo na nakapaloob sa RHU-1 ay laboratories, medical consultation at pharmacy. Napag-alaman na ang pondo na gagamitin sa nasabing konstruksyon ay mula sa Department of the Interior and Local Governments na cash prize matapos manalo ang Bayan ng Calibo ng Seal of Good Local Governance Award 2022. Jelena Rosales, Calibo Cable News. Teen Stock at You for You Teen Trail isinagawa sa Bayan ng Madalag. May detalye sa balita si Mika Bautista. Isinagawa ang isang Teen Stock at U4U Teen Trail Initiative sa Barangay Poblasyon Madalag nitong June 19, 2023. May kabuoang 70 mag-aaral mula sa Madalag National High School ang dumalo kung saan naranasan nila ang apat na magkakaibang istasyon ng U4U Teen Trail. Kinabibilangan ito ng Teen Color o isang workshop ukol sa mga konsepto ng kasarian, Teen Chat na isa namang workshop sa kalusugan ng mga teenager. Mayroon din teen exhibit na tumatalakay sa responsableng sexualidad, malusog na pamumuhay, kamalayan sa mental health at HIV o AIDS. Ang Teen Tunes naman ay mistulang video okay concert tungkol sa relasyon ng mga kabataan. Pinangasiwaan ito ng mga peer educators ng tambayan ni Airwag, Madalag Teen Clinic sa pangunguna ni Mr. Rafi Relator, Assistant Coordinator sa AHD ng Aklan Provincial Population and Gender Office. Nika Bautista, Calibo Cable News. Construction ng slope protection at drainage sa Bayan ng Numansha nagpapatuloy. Nagpapatuloy sa ngayon ang construction ng slope protection at drainage sa Lagibanwa-Bubog-Albasan Provincial Road ng Bayan ng Numansha. Masaya itong ibinalita ni Aklan Governor Jose Enrique Joanmar Flores sa mga taga-Numansiahanons kung saan ang naturang proyekto ay may inilaang pondo na nagkakahalaga ng 3 million pesos. Malaking tulong ang naturang proyekto para mabawasan ang rain impact, maiwasan ang soil erosion at maprotektahan ang structures sa gilid ng mga kalsada sa naturang lugar. Samantala, naging maayos at maganda na din ang kalsada ng Numansia, Huyaw-Huyaw, Aliputos, Ibao, Leso Provincial Road. Kaugnay nito, pinasalamatan ni Governor Joanmar Flores ang tanggapan ng Provincial Engineering Office. Era G. Briones, Calibo Cable News. PYDO Waklan, nagsagawa ng Unlad Kabataan Program Orientation. May detalye sa balita si Jelen Rosales. Ang Aklan Provincial Youth Development Office ay nag-organisa at nag-host sa Unlad Kabataan Program Orientation na ginanap sa PGO Conference Hall nito ay 19 ng Hunyo. Dumalo sa programa ang mga local youth development officer, youth focal person mula sa Municipal Social Welfare and Development Office mula sa 17 munisipalidad ng Aklan kasama mga kinatawan ng Panlalawigang Pederasyon ng Sangguniang Kabataan at iba't ibang youth service providers sa loob ng probinsya. Labis naman ang pagsuporta ni Aklan Governor Joanmar Flores sa mga kabataan na muling nagtipon para pag-usapan kung paano pahubugin ang mga kabataan sa pamamagitan ng paggawa ng programa para sa mga Aklanon. Ang Unlad Kabataan Program Orientation ay naglalayong bigyan ang LYDO at iba pang pangunahing stakeholders na may kinakailangang kaalaman at kasanayan upang epektibong maipatupad ang programa at suportahan ang mga kabataan sa kani-kanilang lugar.
Ang programa ay nagtataguyod ng pag-unlad ng out-of-school youth at iba pang disadvantaged youth upang maging self-reliant, economically productive, at socially responsible citizens na makapag-ambag sa pag-unlad ng kanilang pamilya at komunidad. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. BFE Balete nagsigawan ng fire safety lecture at fire drill sa mga estudyante ng Balete Community College. Nagsigawa ang mga personnel ng Bureau of Fire Protection Balete ng fire safety lecture at fire drill sa mga estudyante ng Balete Community College nitong 22 ng Hunyo. Ito ang isa pamumuno ni Senior Fire Officer 3, Templo Panado Jr., Acting Municipal Fire Marshal sa ilalim ng supervision ni Chief Inspector Roel Lumhuco, Acting Provincial Fire Marshal ng Aklan. Layunin ng BFE Balete na bigyan ng kaalaman ang naturang mga estudyante tungkol sa fire safety. Ganun din maturuan ng tamang fire drill para kapag may insidente ng sunog sa kanilang lugar, ay alam na nila ang mga dapat na gawin. Era Gibriones, Kalibo Cable News. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa Era Gibriones at ito ang Kalibo Cable News.